Nakakataba naman ng puso na yung mga project na ginawa pa noong 1981 hanggang ngayon ay napapakinabangan at maraming natutulungan. Nitong linggo na ito ay nagulat tayo at nalungkot sa balita na nagkaroon ng sunog sa PGH. Nakita natin sa television, sa news, na yung mga sanggol na bagong panganak ay tinakbo sa chapel, pati yung mga matatandang naka-wheelchair ay itinabi na muna. Yung COVID patients ay talagang inalagaan na mabuti na hindi maghalo doon sa mga ibang pasyente. Sa awa ng Diyos at sa bait ng Pilipino, napakabilis kaagad ng pagresponde na pagpadala ng donasyon para tumulong sa pagbalik ng PGH. Pinaalala sa atin ulit kung gaano kahalaga ang medical services, lalong-lalo na dito sa pandemya. Sa nakaraang 100 taon, ang PGH ang ating pinakamalaki na ospital. Yung ibang ospital, yung sa Davao, ay naging kasing laki na sa kakadevelop noong 2019. Ngunit ang pinakasentro pa rin ng ating healthcare dito sa Pilipinas ay ang Philippine General Hospital. Pinatayo ang PGH noong 1907. Noong gera, nandyan lahat pinapadala. Lahat ng mga tinamaan, lahat ng sugatan, lahat ng nagkasakit. Mula noong 1907, yung pinakamalaking renovation o pagbabago na ginawa sa PGH ay yung 1981. Ito ang naging central project ng aking ina noong siya ay First Lady. Noong naging First Lady ako, mga 20 years pa lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating syudad. Halos walang mga hospital ganito. Meron mang hospital, yung PGH nung araw, ang mga tao nahihiga sa hagdan. Paano naman yun nung gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart center, lung center, kidney center, children's hospital, tsaka PGH, lahat yan. Ako'y nagitla, nabibigla, tuwing gumalaw ang unang gina. Pagkat nung kami nagka-isang dibdib, ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya, alagaan mo ang aking puso. At ngayon, tignan mo ang ginawa, napakalaking pag-aalaga. Ngunit, ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso, ng lahat ng mamayan Pilipinas. Kasama na rin dyan yung lung center doon sa COVID referral hospital, pero ito para sa mga critical cases. Andyan din yung RITM or Research Institute for Tropical Medicine na tinayo rin noong 1981. Ito ay joint project kasama ng JICA, pinondohan ng ating mga kaibigan sa Japan. Ito ay nag-aaral ng mga tinatawag na tropical diseases. Nung sa umpisa ng pandemya, RITM lamang ang may kakayahan na makapag-PCR test. Kaya naman itinayo itong mga medical institution na ito dahil sa pagkakilala sa pangangailangan sa ating healthcare. Nakakataba naman ng puso na yung mga project na ginawa pa noong 1981 hanggang ngayon ay napapakinabangan at maraming natutulungan. Hindi naman ito project na pang-project lang, kundi talagang makatulong. Nakita naman natin sa nakaraang ilang dekada, itong mga project na ito ay hanggang ngayon ay tumutulong pa at naging critical, lalong-lalo na sa krisis ng pandemya. Hindi lamang sa COVID, kundi sa lahat ng karamdaman na magkaroon ang ating mga kababayan. Napaalala sa atin dito sa pandemyang ito kung gaano kahalaga ang healthcare system. Kaya't naman siguro dapat balikan natin at pag-isipan natin yung tinatawag na devolution
ng healthcare sa local governments dahil maliit lang ang pondo ng local government at hindi kaya paandarin ang mga ospital na magandang paandar kagaya nung nasa ilalim lahat dyan ng Department of Health. Sa palagay ko, dapat isa ilalim muli sa national government ang ating healthcare system nang sa ganun maging consistent ang quality ng healthcare sa buong Pilipinas. Magpapasalamat muli ako sa lahat ng mga nagpadala ng donasyon, hindi lamang sa PGH sa Sunog, kundi patuloy ang mga supplies para sa ating mga frontliners. Nagpapasalamat kami at hindi lamang sa inyong kagandahan loob, kundi sa kabaitan ng kulturang Pilipino na patuloy, na alam ko naman na kuminsan medyo mahirap na ang magbigay ngunit nagbibigay pa rin. And that is the best example that we are doing our best so that our frontliners will stay safe and we continue to be kind. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.